aktibidad ng Bulkang Taal at Bulkang Canlaon, ating alamin kasama si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din po sa inyo, ma'am. Hingi po kami ng detalye sa activity ng Bulkang Taal noong Sabado. Ito po ba ay isang phreatomagmatic o phreatic eruption? Gaano po katagal ang naging pagsabog at ano po ang naging epekto nito sa mga kalapit na lugar dyan po sa Taal? Okay, so noong Sabado nagkaroon ng phreatomagmatic eruption, umabot lamang ito ng 4 minuto at ang plume ay umabot ng 2,000 meters. And may mga reports po tayo na natanggap na nagkaroon ng manipis na ashfall sa Agoncillo sa may western side of Taal Volcano. So, Director, ligtas po bang pumunta sa Tagaytay, for example, kung may mga plano yung ating mga kababayang magpunta doon? Yes, ligtas naman po. Magdala lamang po sila ng face mask just in case na magkaroon ng pagsabog or magkaroon ng abo or magkaroon ng sulfur dioxide emission para they can protect themselves. Okay. Saan po yung pinakamabigat na tama, kumbaga, nitong ashfall? Ang sabi niyo po kanina, Agoncillo. Meron pa po bang ibang lugar sa probinsya ng Batangas at ng Cavite? Yun lamang po yung nagkaroon ng ashfall nung Sabado. Manipis lamang nasa may Agoncillo part, sa western side. Okay. Pag-usapan naman po natin ang monitoring ninyo sa mga volcanic earthquakes sa paligid ng Taal. Meron po ba tayong mga naitala na mga volcanic earthquakes? At tungkol naman po sa Asupre, meron po bang mga nailabas din ang bulkan sa mga nakalipas na araw? Okay, so for the past 24 hours, wala po tayong naitala ni isang volcanic earthquake. Although kagabi, nagkaroon ng isang phreatic eruption na umabot lamang ng 300 meters. And noong October 5, nakapagtala tayo ng 2,068 tons per day of sulfur dioxide. Okay, yan po bang ipinapakita namin sa screen ngayon? Yan po ba ay kuha doon sa pagsabog ng Taal Volcano? Yes, ito po yung noong Sabado or noong October. Noong October 2, yan po yung phreatomagmatic eruption. Malakas po pala, Director, no? How about po yung mga may planong mag, di ba meron dyan mag-hiking or di ba meron silang wala na yata, pinupuntahan? Bawal na yata. Meron kasi ako na natanggap na, gusto nyo bang pumunta? Sabi ko, teka lang ha, merong, di ba, may activity dyan sa Bulkang Taal. So baka bigyan natin ng abiso po yung mga nagpaplano ng activity around the area. Bawal pong pumunta sa Taal Volcano Island. Yan po ay permanent danger zone. Kahit po at alert level 0, pwede pong magkaroon ng insidente na katulad ng nakikita natin ngayon sa screen. Pwede pong magkaroon ng sudden phreatic eruption or sudden phreatomagmatic eruption. So bawal po silang pumunta doon sa Taal Volcano Island. Bawal po yun. It's a permanent danger zone. Sundin po natin yung mga paalala ng ating mga LGUs at pati yung paalala ng FIVOX. Okay. Sa ngayon po, Director, may mga nakatira pa ba sa Taal Volcano Island? Kasi naalala ko po before, nung malakas yung pagsabog nung before the pandemic, ay napakaraming mga kababayan natin ang nakatira dyan. Meron pa po ba nakatira sa ngayon? Wala na pong nakatira ngayon sa Taal Volcano Island kasi pinagbabawal na po. Okay, para po mas maunawaan ang ating mga kababayan, ano po ba yung ibig sabihin ng volcanic earthquakes? Indikasyon po ba ito ng mas malakas na pagputok ng isang bulkan? Okay, so yung mga volcanic earthquakes, ito yung mga lindol na namomonitor natin around volcano. Nangyari ito kapag ang mga bato ay nababasag dahil sa pag-angat ng magma. At kapag dumadami ito, pwede itong indikasyon na magkakaroon ng malaking pagsabog. Katulad nung nangyari prior to the 2020 Taal eruption, nagkaroon po tayo ng 125 volcanic earthquakes days before it erupted. So, isa yan sa mga parameters na tinitingnan natin kung magkakaroon ng activity o magkakaroon ng pagsabog yung isang vulkan. Okay. So, sa ngayon po, Director, wala naman po kayong parang pagbabawal na kumbaga ini-implement sa Taal Volcano? Well, basically, ang recommendation yun sa amin, bawal pong pumunta sa Taal Volcano Island, but yung implementation ng PDZ is within the purview of the LGUs.
Okay. So, antayin natin siguro yung maging abiso ng LGU. Pero sa ngayon, pwede pa pong pumunta sa Tagaytay because hindi naman ganun kalala as expected yung pagsabog. So, sir, dumako naman po tayo sa Bulkang Canlaon. Ito, bulkan na naman. Dalawang bulkan na nasa, tama po ba, Negros Island ito, no? Ano naman po ang mga aktibidad na ipinapakita ng bulkan na ito makalipas ang 24 oras? At meron po ba tayong alert level doon ngayon? Okay, so ang Canlaon Volcano ay nasa alert level 2 simula noong June 3. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 14 volcanic earthquakes. And kahapon, nakapagtala tayo ng sulfur dioxide na umabot ng 4,311 tons per day. Hindi naman ito masyadong mataas if we compare this with the readings that we had from the previous days. Umabot ito ng 10,000 tons per day noong September. Pati yung number of earthquakes natin, umabot ng more hundreds, where we counted hundreds of earthquakes in a day. But pero hindi naman ito nangangahulugan na maging kampante na tayo dahil pwede pa rin magkaroon ng magmatic eruption anytime ang Canlaon Volcano. Kaya maintain pa po natin yung alert level 2. So, patuloy pa din po ba ang sinasabi nilang pamamaga ng Bulkang Canlaon sa ngayon? At kailan po ba yung huling pagputok nito? Okay, so prior to the June 3 eruption, nagkaroon tayo ng eruption nung December 2017. And right now, patuloy pa rin po yung pamamaga ng Bulkang Canlaon. And again, there is still the possibility na magkaroon ng mas malakas na pagsabog kesa nung June 3. Okay, so sir, kung ito pong Canlaon Volcano ay nasa alert level 2, ano naman po yung, ating alert level sa Taal? Ang Taal Volcano ay nasa alert level 1. Alright. Mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan na malapit po sa mga Bulkang Taal at Canlaon? Again, panawagan natin sa ating mga kababayan na naninirahan around active volcanoes, hindi lamang sa Taal, sa Mayon, sa Canlaon, pati na rin po sa Mayon and Bulusan, na maging vigilant and sumunod po sila sa mga announcements ng mga LGUs at sa aming mga opisina. Huwag po tayong pumasok sa loob ng permanent danger zone. Ito ay para rin sa ating kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong oras, FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po.